Thank you.
Let's pray. Panginoon, kami po Diyos ay narito. Muli na nagpapasalamat sa buong taon na binigay niyo sa amin. Salamat o Diyos sa iyong katapatan at pagmamahal, Panginoon. Lord, marami mong mga pagsubok kaming dinaanan. Subalit o Diyos, hindi mapapantayan ang iyong pag-ibig. Your promise, Lord, Panginoon, ang iyong pangako o Diyos sa iyong tinupan. Kailanman ay hindi namin naramdaman, Panginoon, yung bawat mga problema. Bagos umabaw dito, O Diyos, ang iyong biyaya pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming pong salamat. Lord, tunay na napakalagilan ninyo, Panginoon. Wala kami masabi, O Diyos, sapagkat, Panginoon, kayo'y nakita, Panginoon. Nararapat lamang na kayo, Diyos, sa ibigyan namin ng karangalan. Panginoon, maraming pong salamat sa lahat, Panginoon. Nangyari man ang mga bagay sa pagkakalooban ninyo, Panginoon, at pakita ninyo, O Diyos, sa amin, ang aming pananampalataya at katagalan sa inyo, Diyos. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon ito sa 20th anniversary namin, Panginoon, na patuloy nyo kami, O Diyos, na samahan, kailanman hindi nyo kami pinabayaan, kailanman hindi nyo kami iniwan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat, Lord, na natili ang iyong pangako sa aming mga buhay, at ito ay aming inawagan, Panginoon, na totoo ang nangyari, O Diyos. Kaya na, Lord, kami na rito, marami pong salamat sapagkat buo kami na nanarito, Panginoon, yung aming kalusugan ay narito, Panginoon, maayos, at ito'y ibibigay namin sa iyo, Panginoon, upang kayo, Diyos, ay mapangalan. Salamat, O Diyos, sa lahat. Salamat, Panginoon, sa binubo mo, nagsampahang ito, Panginoon. Napakabuti ninyo, at salamat, O Diyos, sa aming tagapagsalita, Panginoon, na pinadala niyo rito. Lord, naniniwala kami na siya'y naaangko, Panginoon. Siya'y inyong tinawag upang siya, O Diyos, ay magpahayag ng iyong salita sa aming lugar. Maraming pong salamat, pagpalain mo po siya. Nawa, O Diyos, ikaw ang pangunahan kay Pastor Edgar, ang katalinuhan at karunungan, O Diyos, ang kalooban ninyo, Panginoon, ang isang pangunahan sa buhay niya. At gayon din, Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng mga aming aawitin, sa aming sumleter, backup, at lahat ng gagamitin instrument. Nawa ito, O Diyos, ay sa iyo lamang namin maibigay, Panginoon, hindi sa aming mga sarili, Panginoon. Lord, maraming pong salamat lahat ng kapatid namin ang narito. Lord, naway lahat namin maranasan ang iyong presensya, Panginoon. Lububan niyo kami ng iyong banalang espiritu, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat, O Diyos, salamat, Panginoon. At ang tao ko sa iyo, aming pinagpapasalamat sa iyo ng napakarami, Panginoon. Dahil sa iyo, buhay kami. Dahil sa iyo, narito kami. Dahil sa iyo, nagpupuri kami, Panginoon. Maraming salamat. Ngayon, Diyos, binabalik namin sa inyo ang pataas na pagpupuri sa tayong pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas ang lahat ay magsabi na Amen. 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 Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Happy Lord's Day po. Happy anniversary po sa ating lahat. Maraming salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng maraming mga pagsubok na naranasan natin sa mga nakaraang taon, ay ito pa rin tayo na ipagdiriwang pa rin natin ng ating anniversary sa ating simbahan. At salamat sa Panginoon dahil sa maraming mga pagsubok ay hindi niya tayo pinabayaan. Kasi nandun pa rin siya na gumagalan sa atin. So, samahan niyo po ako ngayon sa ating pagbigkas ng ating church purpose. Living worship, worship in Jesus, living by the Holy Spirit. Church resurrection, we do our best to love God. To offer a living sacrifice to God and to serve people with a very end of prayer. Sabay-sabay po natin awitin ang Lord's Prayer.
I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He descended to the dead. The third day rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From them shall come to judge the living and the dead. I believe that the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.
Thank you.
Masaya po ba magpuri sa ating Panginoon? Amen! Pwede ba natin muling palakpakan ang ating Diyos? Amen! Sa ang naman ang ating bibigyan ng pangalan sa oras. Okay? So ngayon ay nadaman tayong makinig ng salita ng Panginoon. Okay, so kailangan natin na mag-focus sa ating pag-ibinig sapagkat ito yung pinakamahalagang gawain natin para sa Kanya. Okay? So, mayroon akong tinawag ang mga pastor, subalit hindi po talaga sila, hindi talaga makarating sapagkat sa kadahilanan po ay mayroon din gawain. So, may tinawagan akong isa sa kainta. Yung po ay ang pastor ng umpaman, si Pastor Eli. Kaya lang, parehas po kami mayroon live kasi. So, may live preaching po siya ngayon, di mamaya hapon. So, but, sa biyaya ng Panginoon, na marami naman talaga ang pinagpilian, dapat nga doon sa kaisa bilang, alam nyo yun. Pero sabi ko, parang malayo at mahaba yung biyaya. Baka marami yung ibibigay ko. Marami yung ibibigay namin kasi gagasalin na, galing na ako yun. Pupunta rito, ibabalik pa. E kung pupunta dito na ibang mamaya, matulog pa lang. Eh, kami may bubabayan. Pero next time na lang. Okay? Pero ganun pa man, sa biyaya ng Panginoon, ay siya talaga napaka makapangyarihan sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Okay? So, kaya ito yung pastor na ating ngayong magbibigay sa ating pagbibigay sa atin ng mensahe mula sa ating Panginoon ay nakilala ko nga po siya, pero ang talagang nakilala talaga na bilibo ay yung kanyang asawa. Si Pastor Arulina. Pero ganun pa man, kilala ko na rin siya. Kasi nung unang punta namin ang baras ko, sa baras, si Pastor Igal, ay nakausap ko na rin po talaga siya. Then, kasama ko na si Pastor Igal, kaya nakilala ko na rin siya. Pero okay, so yung buong buhay niya, ay hindi ko talaga pa i-equip yun. So, siya na lang po yung bahala magpakilala sa inyo. Pero alam ko po siya ay ikot ng Panginoon sa pata ng ilikot sa Diyos. At naniniwala ko na ang Panginoon ay nagagabay sa kanya. Amen? Pili po natin palagpakan ng Diyos. Okay? At sa pagpapakan ito ay palagpakan din na po natin yung ating mahal na pastor na si Pastor Edgar Pani. Welcome po, Pastor. Mga 16 years na po akong nagpapastor sa ngayon. Ito yung biyaya po natin po ngayon. At yung ministry po namin ngayon ay nandun po sa may baras. Yan po, sa Southfield Church. Ito yung ministry po namin. At maraming salamat po sa Panginoon dahil binigyan po niya ako ng pagkakataon para ako po yung makapagsalita po sa inyo. Dahil po sa pag-invite po ng inyong mahal na pastor. Yan po. Isang kagalakan po sa akin yun na magpapakan po sa inyo. At una po sa lahat, binabati ko po kayo ng happy anniversary. Yan, kunin po ang Panginoon. Yan, tunay nga po, napakabuti po niya sa buhay ng ating mahal.
Sige po, inanyan ko po yung bautisan natin pong buksan yung ating mga Biblia. Dito po sa Book of Psalms, Chapter 37, verse 25. Tumayo po tayo bilang pag-aaral po sa salita ng Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin sa Book of Psalms, Chapter 37, verse 25. I have been young, and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor received begging bread. Dahil po yung manalangin. Amang malay ay pinagpupuri, nagpapasalamat. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na yung binigay sa amin o pang-aming pupuri ng bulayin ng sa mga tao. Lord, dalangin ko po, bigyan mo naway ko ng kapangyarihan o dahil na siya pong muli po sa puso't isipan ng bawat sa amin, na siya pong magliwanag sa aming mga puso't isipan na makita po namin yung kalooban mo at tunay nga po, Panginoon, na ito po'y masunod po namin nang maranasan po namin patuloy ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Ang banal na langit ko po, patuloy na wala buksan ang puso't isipan ng bawat isa na langit ko ngayon. Hayaan mo na, Panginoon, natatanggap po sila ng iyong biyaya. Nang sa ganon tumatag po sila ulahan. At upang sa ganon, Lord, anumang pagsubok yung dumating sa kanilang mga buhay ay tunay nga po na kanila pong mapagtarumpayan. Lord, dalangin ko rin po maging ang iyong gagamitin na patuloy na wala. Tapos pusihin yung banal na spirito para ikaw ang siyang patuloy na may itaas at mapapurihan. Salamat po, Panginoon, at ipo kami sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ibo na po na po tayo. Uli po, isang mapagpala kumahan po sa pag-isa. At tuloy nga po na napakabuti po ng ating Panginoon sa church nito. Alam niyo po ba, pagdating po ng pandemic, marami pong church na nagsarap. Marami pong church. Yung mga nangungupahan, nung nagkaroon po ng pandemic, wala na po silang patupa. Nagsarado po sila. Pero, mapahalag po kayo dahil hindi po kayo kasama po. So, ibig sabihin, nandun po yung pagkilos ng ating Panginoon. Hindi po niya hinayaan. O, tingnan sa kwentuhan ni Pastor kanina, napaka-isip po yung kwentuhan po namin, yung sabi nga po niya, tuwing magla-lockdown daw, hindi natatawag po sa anniversary niyo. Bago pa mag-lockdown, tapos na po yung anniversary. So, pagtitingnan po natin talagang napakabuti po ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. So, napakalaga po sa lahat kung saan tunay nga po nanawa sa umaga nito. Ito po natin yung puso at isip po natin sa ating Panginoon. O baka saan matanggap po natin yung kanyang biyaya. Dahil naniniwala po ako na napalito po tayo ngayon para magbigay po ng papuri po sa kanya. Dahil sa nakaraang taon, naranasan po natin yung kabutihan po ng Diyos, yung pag-ibig po ng Diyos sa buhay po natin, yung biyaya po ng Diyos, yung katapatan po ng Diyos, yung kapangyarihan po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya narito po tayo ngayon, nagdiriwang po na ating anniversary. So doon po lang po natin, nakikita po natin na napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Napakabuti po niya. So ngayon po, ang ating pong pag-aralan ngayong umaga, ang sabi ko dito, God never breaks His promises. Dahil saan napakarami pong pangako ang Panginoon dito sa Biblia. At ang sabi ko dito, hindi po niya binabali yung pangako po niya. So naman po, ituro po natin ang ating pakinig sa salita po ng Panginoon. O baka sa ganun, hindi po masayang yung pagkakataon dito sa atin. O baka sa ganun, tuloy nga po, ang sabi ko kanina, para tumatag po ang ating mga pananampalataya at magkaroon tayo ng katalumpayan sa ating mga buhay. At yung ayon po, po natin dito, ang sabi po dito, what are the promises of God? Tignan muna natin, ano po ba yung mga pangako po ng Diyos? Napakalaga po yun. So, unang-una po, yung promise of salvation. So, pagtitignan po natin, paano po ba maligtas ang isang tao? Ang sabi po ng ibang mga religion, gumawa ka lang na mabuti, maliligtas ka. Pero tignan po natin yung salita ng Panginoon. Ano po yung sinasabi sa Book of Ephesians, Chapter 2, verses 8 and 9? Ang sabi po niya doon, sa biyaya ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi sa inyong mga gawa upang walang sino mang magmalaki sa ating Panginoon. So ibig sabihin, hindi po tayo maliligtas sa mga mabubuting gawa po natin, kundi sa biyaya po ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At meron din po mga religion na nagsasabi, magpabautismo ka ng ligtas na. At dati po yun,
maligo ka lang, ligtas na. Pero tignan po natin, si Jesus, nung ipako po siya sa cross ng Calvario, tatlo po sila. Meron po sa kaliwa, at meron din po sa kanan. At doon sa kanan po ni Jesus, ang sabi po niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag nandun ka na sa iyong kanan. Pero ano po yung sinabi po ni Jesus? Ang sabi po ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi po niya sinabi, bumaba ka yan, magpapautismo ka, at isasama kita. Doon yung sabi po niya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So, on the spot, nung sumampalataya yung tao yun, nandun na po yung tinatawag na kaligtasan. At meron din po nagsasabi, na kung saan sumalip ka sa religion, maliligtas ka. So, tignan po natin. Pagbasahin po natin yung Biblia po natin, cover to cover yun, 66 books, meron po ba tayo nababasa na sinasabi, sumalip ka sa religion na ito at maliligtas ka. Meron po ba? Wala po. Pero ang sabi po ng John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya kanyang buktong nanak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ano po yung ibinigay para sa kaligtasan po natin? Yung buktong na anak po ng Diyos. Ang ating Panginoon Jesus. Kaya nga po sa John 14:6 yung sabi po niya, I am the way, the truth and the life, no one comes to the Father, except through. So, ibig sabihin, tanging si Jesus yung kailangan po natin para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Ganon din po, yung sabi po niya sa Gawa 4:12, na sabi po niya, kay Jesus Cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat wala nang ibang pangalan na ibinigay sa sinong ng langit na sukat natin ikaligtas. Wala na po iba, mga kapatid. Kaya naman po, harapin po natin yung kaligtasan po natin sa Panginoong Jesus. At yung pangalawa po dito na pangako po ng Diyos, sabi po dito, the promise that God will be with us. Yung pagsama po ng Panginoon, napakalaga po ito. At ipinangako na rin po, dito sa book of Isaiah, chapter 41 verse 10, na ang sabi po niya, huwag kang matakot, ako isa sa iyo. Huwag kang panginahan ng loob, ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita. Tutulungan kita at alalayan kita ng kanang gabay ng aking kapangyarihan. So, magtitignan po natin, napakaganda po yung mga pangako ng Diyos. Pangako po niya ito na kung saan, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sabi po niya, alalayan po tayo. At ganoon din po yung sabi po niya sa Psalms 91 verse 3, na sabi po niya, surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. So pagtitignan po natin, tingnan po natin ngayon yung kalagayan po natin patungkol sa COVID-19. Hindi po ba natin naranasan ang pagliligtas ng Diyos? Sino hindi naranas? Wala, hindi yan nakapilit. Sa totoo lang, lahat po tayo naranasan po natin yun. Pagliligtas ng Panginoon. Amen po ba? Then pagtitignan po natin, pagdating ng COVID-19, napakaraming tao po yung namatay. Pero purihin po ang Panginoon dahil hindi po tayo kasama doon. Kaya nandito po tayo nagpupuri sa Diyos. At hindi po dahil sa malakas po tayo, kundi dahil po sa tulong ng ating Panginoon. Dahil po yung sa tulong ng Panginoon sa bautis sa atin. Dahil ang sabi po niya, hindi kita iniwan ni Panginoon. Hindi po tayo iniwan ni minsan ng ating Panginoon. Kaya lang minsan tayo po inaniiwan. Tama po ba? Dahil minsan pag iniwan natin ang Panginoon, gumugulo po yung COVID po natin. Napapahamak po tayo minsan. Kaya napakalaga po na dapat manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. At ganoon din po yung sabi po niya dito sa Exodus chapter 14 verse 14, ang sabi po niya, the Lord will fight for you. Na ang Diyos, siya po'y nakikipaglaban po sa atin. Kaya wag po tayong mag-alala sa mga laban po natin sa buhay. Kaya magpasinin po natin yung tunay na Kristiyano, tunay na naglilingkod po sa Panginoon, sa anumang sitwasyon na meron po sila, payapa po sila. Amen po ba? Nag-i-enjoy po sila sa buhay po nila. Wala po yung pag-aalala, wala po yung takot, hindi po sila pinanghihinaan ng loob. Bakit na ang Panginoon ay kasama po nila. At ganoon po yung sinasabi po ng Romans chapter 8 verse 28, ang sabi po niya, all things work together for good to those who love God according to His purpose. Na anumang kalagayan meron po tayo, ang sabi po ng salita ng Panginoon, all things work together for good. Ang sabi po, sumampalataya ka lang, maniwala ka lang, at siya'y magaling.
So napakalaga po pala yung pananampalataya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Bakit halimbawa po yung bleeding woman na kung saan ang sabi po ng Biblia, 12 years po siya na nagturo. At pag-imaginin po natin yung 12 years na kung saan inaagasan po siya, ano kaya tura nun? Mataba pa. Mataba po ba yung 12 years po na may karamdaman? Hindi po. Payag na po yun. Butot pa lang na po yun. Pero alam niyo po, noong papadaan si Jesus, inisip po niya na ang sabi po niya, makawagan mo lang yung laylayan ng Panginoon, gagaling ako. Nagkaroon po siya ng pananampalataya. At nung ginawa po niya yun, hinawagan po niya yung laylayan ng Panginoon Jesus, gumaling po siya. So dito po natin makikita yung kapangyarihan po ng pananampalataya po natin. Napakalaga po yung pananampalataya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapag yung isang bagay, pinaniniwalaan ko na mangyari yun, iyon ay magaganap po sa ating buhay mismo. Magaganap po yun. Kapag pinaniwalaan po natin. At ganoon din po, yung promise of blessing. Meron din po pangako yung blessing o blessing. So titingnan po natin yung sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33. Yung sabi po niya, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po yung susi? Sabi po niya, unahin mo yung kaya ng Diyos at ang kanyang katwiran. At kapag inuna mo ang Panginoon sa iyong buhay, kapatid, you will not nothing. Hindi ka magkukulang sa iyong buhay. Bakit? Dahil tapat ang Diyos na nangako sa kanyang salita. Tapat ang Diyos. At ganoon din po yung sinasabi ko dito. Sa book of Proverbs chapter 3 verse 9, yung sabi po niya, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thy increase. Sabi po niya dito. Honor the Lord. So pagtitingnan po natin, paano po natin parangalan ng Panginoon? Kukunin po ba natin yung kayamanan natin, papatunan sa lahat? Para maparangalan natin siya. So pagkasinin po natin ang Panginoon, nagbigay po siya ng tinatawag na representative. Sino kaya yung representative ni Lord? Sino po yan? Alam po ba natin? Yung mga pastors po natin. Sino po yung representative po ni Lord na ibigay po sa atin? So tingnan po natin dito sa Book of Jeremiah chapter 3 verse 15, nang sabi po niya, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, ibig sabihin, ang Panginoon, siya po pala yung nagbibigay po ng pastor sa mga churches. Na kung saan, yung mga pastor na binibigay po ng Panginoon, according sa kanyang puso, mula sa kanyang puso yun. Yung mga pastor na kung saan, meron silang puso na kagaya po ng puso ng Panginoon. Ibig sabihin, nandun po yung mahabaging puso, nandun po yung mapangmahal na puso. At ano po yung ginagawa po ng mga pastor po natin? Sila lang po yung nag-iingat sa atin. Iniingatan po tayo spiritually. Pinoprotektahan po tayo spiritually. So pagtitingnan po natin, paano po tayo poprotektahan ng ating mga pastor? Alam po ba, na pagdating po ng gabi, ang sarap na po ng hilig po natin, naglalaway na po tayo, pero yung pastor po natin nandun pa ng aluhod para ipag-prayan. Yun po yung pastor po natin. Lalo-lalo na kapag nalaman po niya yung isang kapatid, mayroong problema. Alam niyo po, yung pastor, hindi man niya ipinapakita. Pero, siya po yung higit na nasasaktan kapag mayroong nasasaktan sa kanyang mamayagan. Eh, gabi-gabi po yun, ipinapanalangin po niya sa Panginoon. Kadalasan yung mga pastor po natin, konti na lang po yung tulong po niya. Halimbawa, sa inyo po dito, marami na kayo. Pag isa-isahin po kayo ng pastor niyo, na ipanalangin sa panagay niyo, magkakasya ba yung isang oras? Minsan kulang lang po yung isang oras. Ganun po yung pastor po natin. Ganun po tayo iniingatan at pinoprotektahan ng ating pastor. Ganun po tayo kamahal ng ating mga pastor. So magtitingnan po natin, deserve po ba ni pastor yung bigyan po natin siya ng parangal? Deserve po ba ni pastor? Sino po nagsasabi po na deserve ni pastor?
Amen. Yung lahat na nag-amen, I declare, you will be blessed in the name of Jesus. Disciple ni Pastor yun. Mga kapatid, disciple ni Pastor yun. Lagi po natin alalahanin. Nabigyan po natin siya na parangal sa ating buhay. So mahalaga po, yung sabi nga po dito, honor our pastor with our wealth. Pakinggan po natin yung pastor po natin. Huwag po natin hayaan na yung pastor po natin, hirap na hirap, pero tayo, ang ganda po ng buhay po natin. Huwag po natin hayaan. Dahil ang Panginoon siya pinagsasabi po dito. Honor the Lord, sabi po niya, at yung representative ng Panginoon ay walang iba kundi yung mga pastor po natin. So parangalan po natin yung mga pastor po natin, at ang sabi po dito, and first fruit of thine increase. Yung unang bunga. Sino po dito yung alam na po yung kinatawag ng first fruit? Sino nakakaroon ng first fruit dito? Hindi yung alam yung first fruit, yung unang bunga. Sa Israel po, alam niyo po, kapag nagkaroon po sila ng ani, yung unang-una po na ani po nila, ibinibigay po nila yun sa doon sa priest. Yung unang-unang ani. Ano po ba yung meron sa una? Yung unang ani, ito po ay malaki. Maganda po siya at matamis. Sino dito yung nagtatanim? Parang hindi nakakarinig. Matamis po yung unang ani, mga kapatid. At yun po yung gusto ng Panginoon, yung the best na ibigay po natin doon sa ating pastor. Minsan, may mga pastor na kung saan. Kapag nag-preach sa church, makikita mo ang sikip ng damit. Bakit kaya? Tapos pag tinanong mo yung pastor, sasabi yung pastor, ay, binigay ni kapatid na ano to eh. Kasi hindi na raw nga siya sa kanya, binigay sa ako. Mga kapatid, para lang ba sa mga pinaglumaan ko yung pastor natin? Ganun ba natin binibigyan ng value yung mga pastor ko natin? Ganun po ba yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon? Ang nais po ng Panginoon, ibigay po natin yung una. Yung the best, yung pinakamaganda sa ating Panginoon Diyos. Yung po yung nais po ng Panginoon. Pero alam niyo po, kapag ginawa po natin ito, meron po pangako ang Panginoon. Sa Proverbs 3 verse 10, ang sabi po niya, so shall thy barns be filled with plenty. Na kung saan, yung ating kamanig, sabi po niya dito, ito po ay mapupuno po ng kasaganaan. Promise mo yan ng Panginoon. At kapag ikaw, pinangawakan mo yung promise ng Panginoon at binigyan mo ng karangalan yung pastor mo, pagpapalain ka ng Panginoon. At ganun din po yung sabi po niya sa katuloy po niya, and thy press shall burst out with new wine. Ibig sabihin, maging yung tapayan po natin, lalagyan po natin ng alak, sabi po dito, mag-uumapaw po siya. Kapag sinunod po natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Yun po yung susi po ng pagpapala, mga kapatid. Yung sabi nga po, unahin natin ang Panginoon sa ating mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. At yun po sa panuma, sabi po dito, promise of victory. Ang sabi po sa 1 John chapter 5 verse 4, whoever is born of God will overcome the world. At sino po yung tinutukoy dito na ipinanganak ng Diyos? Yung mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoon. Sino po yung tinutukoy po na ipinanganak ng Diyos? So ibig sabihin, kapag ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon, anumang pagsubok yung dumating sa iyo, mapagtataguyan mo. Bakit? Dahil ang sabi po ng 1 John chapter 4 verse 4, greater is he that is in you than he that is in the world. Mas mga pangyarihan po yung nasa atin. At sino po yung nasa atin? Yun po ang ating Panginoon Jesus. Nasa atin po yung spirito po ng ating Panginoon Jesus. Kaya pagdating po ng mga pagsubok sa buhay po natin, mga kapatid, magpakatatag lang po tayo. Magpakatatag po tayo, magpatuloy lang po tayo. Dahil ang pag-iwas po natin sa Panginoon, hindi po yung makakatulong sa atin para maging maayos yung buhay po natin. Kundi kapag umiwas po tayo sa Panginoon, ano po yung sabi po? Ng John chapter 15, verse 5. Without God, we can do nothing. Wala po tayong magagawa pag wala ang Panginoon sa buhay po natin. Kailangan po natin ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid.
Kailangan po natin siya. Kaya magpakatatag po tayo. Lagi po natin alalahanin. Ang sabi po, dito sa Deuteronomy chapter 23 verse 5, verse 5, ang sabi po niya, God turned the curse into a blessing. Na kung saan, anuman yung gawin ng mga tao po sa atin, kahit sumpain po tayo ng sumpain, ang sabi po ng salita ng Panginoon, yung sumpa ay mag-turn into blessing para po sa atin. Bakit? Dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. So, Mr. Nandun po yung katagumpayan sa buhay po natin para kayo tatlo po niyang kaibigan, si Sadrach, Meshach, and Abednego. Kamusta? Ano po ba yung ginawa po nila na bagay para wasakin po yung buhay po ni Daniel? Yung yungib ng Diyon. Na kung saan, nung itinapon po si Daniel doon sa yungib ng mga Diyon, kinain po ba siya ng mga Diyon? Hindi po siya kinain. Bakit? Yun po sabi po ng salita ng Panginoon. No weapon formed against you shall prosper. At gano'n din po, kinasabi ng Meshach and Abednego, nung hindi po sila sumunod sa hari, dahil pinapasamba po sila sa Diyos Diyosan, ano po yung parang sa po nila? Itinapon po sila doon sa pugon. Nagliliyam na pugon. At hindi po. Dahil, yun po yung pangako po ng Panginoon. No weapon formed against you shall prosper, sabi po niya. So ito po yung kailangan po natin panghawakan sa ating mga buhay. Upang sa ganun, ano bang pagsubok yung dumating sa ating mga buhay, kung nga po, ito'y mamabayan ay nasa atin. Kaya nga po sabi po ng salita ng Panginoon, we are conquerors. Nasa atin po yung katagumpayan, mga kapatid. Wala po tayong dapat ipag-alala sa ating mga buhay. At sa point number 2, ang sabi po dito, why God never breaks His promises? Bakit nga ba? Ano ba yung meron? Bakit hindi po kayang maliin ng Diyos ang kanyang mga pangako? So tingnan po natin sa una po dito sa tipo, because God is faithful. Tapat po natin Panginoon. Kaya nga po yung sabi po dito sa 1 Kings chapter 8 verse 56, sabi po niya, not one word has failed of all the good promise He gave through His servant Moses. Sabi po niya dito. Wala pong nabigo na pangako ang Diyos. Lahat po ginawa po niya sa bayan ng Israel. Ganun po talaga katapat ang ating Panginoon. At ganun din po, yung pangalawa po dito, yung sabi po dito, because God cannot lie. Hindi po kaya magsinungaling ang Diyos. Lagi po natin alalahanin. Totoo po siya kapag nagsalita po siya, totoo po sa kanyang sinasabi. Ang sabi po ng Numbers chapter 23, verse 19, sabi po niya dito, God is not a man that is should lie. Hindi po kagaya ng tao na kung saan nagsisinungaling. Yun po ating Diyos, mga kapatid. Hindi po siya sinungaling. So, ibig sabihin, dapat po natin bigyan o pagkatiwalaan yung kanyang salita. Napakalaga po. Lagi po natin alalahanin, God is faithful, God is righteous, and God is holy. Banal po ang ating Panginoon. So, pagtitingnan po natin, kung banal po ang ating Panginoon, who is a liar? O po kayo magtingin na? Baka tumingin kayo sa tabi niyo. Sino po yung sinungaling? Ang Biblia po ang sabi po niya, sa John chapter 8 verse 44, ang sabi po niya, tayo sa inyong amang templo sapagkat ang ibig niya yung ginagawa. Siya ay mamamatay tao at siya ay hindi nananatili sa katotohanan, sabi po doon. At kung nagsisinungaling man siya, ay sagana kanya yun sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. Sino po dito nagsisinungaling? Meron po ba? Sino po nagsisinungaling? Ayun, may isa pa. Salamat pagpalain natin. Dahil inamin mo. Tama si Lord ang siyang mag-bless sa'yo at baguhin ka ng lupusa. Yan napakalaga po mga kapatid na makita po natin yung bagay nito. Ang sabi po dito, yung nagsisinungaling po ay anak ng Diablo. Hindi po sinungaling yung salita ng Panginoon. Yung nagsisinungaling, lagi po natin alalahanin, anak po yun ng Diablo. Hello po, tayo bilang mga Kristiyano, maging tapat po tayo dahil tapat po ang Diyos sa buhay po natin. At pag tingnan po natin, maging itong si King David, na kung saan, ito po yung tinatawag na a man after God's heart.
Parang ito po yung pinakapaborito po ng Diyos. Ito si King David. Ang sabi po niya, sa Book of Psalms 119 verse 11, sabi po niya, I have hidden your word in my heart that I may not sin against thee. Na kung saan, dahil kilala po niya ang kanyang Diyos, ano po yung ginawa po niya? Itinatago po niya sa kanyang puso yung salita ng Panginoon para hindi po siya magkasala laban sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, alam po niya kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon. So, alam po ba natin kung gaano po kahalaga yung salita ng Panginoon? Minsan, kapag nagsasalita po si Pastor sa harapan, tinutulungan po natin. So, ibig sabihin, kapag inaantok po tayo, hindi po natin alam yung halaga po ng salita ng Panginoon. At ganito po yung sabi po ng Psalms 119 verse 105, ang sabi po niya, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Alam po ni King David yun. Kaya nga po, kapag pupunta po sa gera o sa digmaan nito si King David, ano po yung unang-una na ginagawa po niya? Nagtatanong po siya sa Panginoon. Lord, lalaban kami. Lalaban ba kami? Yun po yung tanong po niya. At kapag sinabi ng Panginoon, oo, lalaban kayo. Pag lumaban po sila, nagtatagumpay po sila. Pero kapag sinabi ng Panginoon, wag. At hindi po siya lalaban. So dahil sa sinusunod ni King David, yung utos ng Panginoon, lahat po ng kanyang pakikipagdigma ay nagkaroon po siya ng katagumpay. Nagtagumpay po. So ibig sabihin, yung mga sumasampalataya sa Panginoon na sumusunod sa salita po ng ating Panginoon, magkakaroon po sila ng katagumpayan sa kanilang mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. So napakalaga po mga kapatid na maunawaan natin pag-ingi yung bagay nito. At ganoon din po, yung sabi ko dito sa pangatlo, because God promise is unchangeable. Hindi po pwedeng baguhin. Kaya nga si King David ang sabi po niya, dito sa Psalms 119 verse 89, sabi po niya, Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Ibig sabihin, nakaayos na po sa kalangitan yung salita po ng Panginoon. Naka-fix na po yun. At magpawala hanggang yung salita po ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng balingin ng Panginoon yun. Hindi po pwedeng baguhin ng Panginoon yung kanyang salita. At ganoon din po yung sabi po niya sa Hebrews chapter 6 verse 18, na ang sabi po niya, God cannot break His word and because His word cannot change. And the promise is likewise unchangeable. Hindi po pwedeng baguhin mga kapatid. Kaya nga po, manilitong si Matthew, ang sabi po niya sa Matthew chapter 24 verse 35, sabi po niya, Heaven and earth will pass away, but my words, sabi po niya, will never pass away. Sabi-sabi niya, yung salita po ng Panginoon, mananatili po siya hanggang wakas. At pag titignan po natin, ano po ba yung salita yun? Pag titignan po natin sa Book of John chapter 1 verse 1, ano po sabi niya doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God itself. Diyos po mismo yung salita. Kaya nga po, hindi po nagbabago. Dahil siya po mismo ang Diyos. At ganoon din po yung sabi po sa Psalms 145 verse 13, ang sabi po niya, The Lord is trustworthy in all His promises. Mapagkakatiwalaan po natin ang Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng kanyang mga pangako. Ganoon din po yung sabi po niya sa Psalms 37 verse 24, sabi po niya, Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Na kung saan minsan, ang Kristiyano, nagkakamali minsan, at tumutumba, pero ang sabi po niya dito, hindi po siya totally cast down. Ibig sabihin, hindi po siya talagang mapapahinga. Bakit? Dahil inaalalayan po siya ng ating Panginoon. Nandun po yung pag-aalalay ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po sa teksto po natin, yung sabi po niya, na I have been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor is sin begging bread. So makikita po natin dito, na kung saan itong si King David, kilala-kilala po niya kung sino ang Panginoon sa kanyang buhay. Alam po ni King David na ang Panginoon ay tapat sa kanyang buhay.
David, na ang Panginoon hindi po siya nagsisinungaling sa kanya. Alam po ni King David na ang Panginoon, yung salita po niya ay totoo. Alam po ni King David yun, mga kapatid. At ang maganda po doon, sinampalatayanan po ni King David yung bagay niya. Sumampalataya po siya. Kaya naranasan po niya yung pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nawa po, yung bawat isa din po sa atin ay tunay nga po na sumampalataya po tayo sa sinasabi po ng salita ng Panginoon. Upang sa ganoon, tunay nga po na maranasan po natin yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. At dito po sa pangatlo, sa third point po natin ang sabi po niya dito, how to receive God's promises. Paano po natin tatanggapin? Basta na lang ba kapag sinabi natin, Lord, gusto ko po, bigyan mo ko ng ganito, bibigyan na lang ni Lord. Yan po ba yun? So, tingnan po natin. Una po dito, sabi po dito, we must know the true God. Kinalanin natin sino ba yung nagbigay ng pangako. Kasi kapag hindi totoo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, huwag kang umasa na ibibigay yung kanyang pangako kasi hindi siya yung pangako noon. Kinalanin po natin sino yung totoong Diyos. At pag tingnan po natin sa John chapter 4 verse 24, ang sabi po niya, God is spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Espiritu po ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon, hindi po siya nanatiling espiritu. Dahil sa John 1:1, sabi po niya, tingnan po natin. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa John chapter 1 verse 14, ang sabi doon, ang salita ay nagkatawang tao. At sino kaya po yung nagkatawang tao yun? Sa John 3:16, yun po yung tinutukoy po na bugtong-nanan ng Diyos na ibinigay para maligtas po yung sangkatauhan. At sino kaya yung bugtong-nanan ng Diyos? Sa Matthew 16:16, makikita po natin yung sabi po doon, Jesus is the Christ, the Son of the Living God. Wala po diba? Kundi si Jesus po, siya po yung anak ng Diyos na buhay. So pagtitingnan po natin, anak lang po ba itong si Jesus? Tingnan po natin dito po sa Philippians chapter 2, verse 10 to 11. Na ang sabi po dyan, sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. So nagpapatunay na si Jesus ay Panginoon. Amen po ba? Nagpapatunay po kasi sinasabi po ng salita ng Panginoon na lahat po ay luluhod po sa inyo. Kaya nga po sa verse 11 yung sabi po niya, na lahat ng dila ay magsasabi na si Jesus Kristo ay Panginoon para sa kalahatian ng ating Diyos naman. Lahat ng dila, sabi po niya, magsasabi na si Jesus Kristo ay Panginoon. At titignan pa po natin sa book of Hebrew, chapter 13, verse 8, yung sabi po niya na, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. At sino po yung magpakailanman na tao dito? Meron po ba yung walang kamatayang tao? Wala po. Wala po. Kaya nga ipinapakita po dito na ang Panginoong Jesus, siya po yung tunay na Diyos sa ating buhay. Ipinapakita po na si Jesus, siya po yung eternal God po natin. Yun po yung pinapakita po niya, mga kapatid. At sa pangalawa po dito, sabi po dito, we must believe in God. Para makatanggap po tayo ng biyaya o ng pangako ng Diyos, sabi po dito, kailangan po natin sumampalataya sa Panginoong Jesus. Napakalaga po yung pagsampalataya po natin. Ang sabi po dito sa Mark 9 verse 23, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him that believed. Sabi po niya, walang magiging imposible sa iyo kapag ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon. So, ang halimbawa po natin dito si Abraham. Sino po nakakakilala kay Abraham? Itong si Abraham, nung nagbigay po ng pangako ang Panginoon, ilang taon po siya? Alam po ba natin? Ang edad po ni Abraham na binigyan po ng pangako ay 75 years old. Si Sarah, yung asawa po niya, 70 years old. Pero alam niyo po, kahit ganun po yung edad po niya, lolo at saka lola na po sila, sumampalataya po sila sa pangako po ng Diyos.
Kaya dahil sa pampalataya po sila sa pangako ng Diyos, natanggap po nila yung pangako ng Diyos. At the age of 100, itong si Abraham, ipinanganak po yung anak niya si Isaac. Natanggap po niya. So yung pinagpapatunay na ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang kailangan lang po natin gawin, sampalatayanan po natin upang sa ganun matanggap po natin siya. Amen po ba? Kailangan po natin sampalatayanan mga kapatid para matanggap po natin yung pangako ng ating Panginoon. At ito sa pangako, sabi po dito, we must trust God. Kailangan po natin magtiwala sa ating Panginoon. Kaya minsan pagdating po ng pagsubok sa ating mga buhay, nawawala po yung alay po natin. Minsan hindi na po natin nakikita na ang Diyos pala natin napakabuti po sa buhay natin. Hindi na po natin nakikita yung biyaya po ng Diyos na binigay sa atin. At minsan hindi na rin po natin nakikita yung plano ng Diyos sa ating buhay. Lagi po natin alalahanin, ang Diyos po, ginagamit po niya yung mga pagsubok minsan sa ating mga buhay upang sa ganun, dalhin po tayo doon sa kanyang plano. Ginagamit po ng Diyos yung pagsubok sa atin para lumago po tayo bilang mananampalataya sa kanya. Ginagamit po niya yung pagsubok, mga kapatid. Kaya mahalaga lang na kung saan pag nagkaroon po ng pagsubok sa buhay po natin, magpakatatag lang po tayo. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Lagi po natin alalahanin, alam po ng Diyos kung ano po yung best para po sa atin. Alam po niyo. Pero baka minsan hindi po natin nararanasan yung bagay niyo dahil hindi ka nagtitiwala sa atin. Kailangan po natin magtiwala sa ating Panginoon. Ang halimbawa po natin dito si Joseph. Itong si Joseph, ibinanta po ng kanyang mga kapatid sa Egypt. At doon sa Egypt, naging alipin po siya. Ang hirap po ng kalagayan po ng alipin, pagtitingnan po natin. Pero alam niyo po, itong si Joseph, nagtiwala po siya sa Panginoon. Hindi po siya nagrebelde sa ginawa ng kanyang mga kapatid. Kundi, sumunod lang po siya, nagpakumbaba po siya. At pagtitingnan po natin ano po yung ginawa ng Panginoon kay Joseph, itinaas po siya at naging Prime Minister sa Egypt. Ganun po pinagpapala ng Panginoon yung mga nagpapakumbaba. Kaya dapat po sa lahat ng mga Kristiyano, makita po yung pagpapakumbaba po sa atin. Lagi po natin alalahanin ang sabi po ng Salita ng Panginoon, ang nagmamataas ay ibabagsak ng Panginoon. Ngunit ang nagpapakababa, itataas po ng Panginoon. Ganun po, patuloy po tayong magpakababa. Ano man yung narating po natin, huwag po natin kalimutan yung church na pinagmulan po natin. Huwag po natin kalimutan yung pastor po natin. Ano man marating po natin? Dahil yun, yung susi ng pagpapala po sa atin. So, ganoon din po ang sabi ko dito. Sa pang-apat, we must obey God. Kailangan po natin sundin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. At ito po sa book of Deuteronomy, chapter 28, verses 2 and 3. Na ang sabi po nito, lahat ng pagpapalang ito ay isa sa inyo kung susunod kayo sa aking pinag-uutos. As in King James Version, meron pang sinabi doon na sabi niya, ang lahat ng pagpapalang ito ay isa sa inyo, sabi po niya, at hahabong sa inyo. Yan po yung and overtake you, sabi po doon. Kung kayo ay susunod sa aking pinag-uutos. As a first way, ang sabi po niya doon, blessed shall thou be in the city, and blessed shall thou be in the field. Ibig sabihin, saan ka man maparoon, naroon po yung pagpapala ng Diyos. Humahabong sa'yo. Pero ang pinakasusi po nito, sumunod ka sa utos ng Panginoon. Mahala na po yung pagsunod po natin, mga kapatid. Maging yung Malakay 3:10, pagtitingnan po natin. Alam niyo po ba, itong Malakay 3:10, marami pong energy nito. Ayaw po nilang marinig yan. Ayaw na ayaw po nila. Pero alam niyo po, kahit ayaw na ayaw po ng mga miyembro na marinig ito, gustong-gusto po ng mga lingkod ng Diyos. Bakit? Dahil alam po namin, ito po yung susi ng pagpapala. Na kapag inyo pong sinunod yung salita po ng Panginoon, pagpapalain po din ng Panginoon. At yun po yung hinahangad ng mga lingkod po ng Diyos, pagpapalain po yung lahat. Yun po yung hinahangad po namin. So, tingnan po natin ang po sinasabi ng Malakay 3:10.
Yung sabi po niya, na dalhin niyo ang buhay na sampung bahagi, sabi po niya, sa aking kamalik. Yung 10% po, ibigay po natin, sabi po niya, sa bahay ng Panginoon para matugunan yung pangangailangan po ng bahay ng Panginoon. At yung sabi niya doon, subukan ninyo ako. May challenge po siya. Subukan ninyo ako. Kundi ko bubuksan ang drungaw ng langit at ibuo sa inyo ang pagpapala na walang silid na kayang pagkakya. Subukan ninyo ako, sabi po niya. So kapag ikaw nagbigay sa Panginoon, hindi yung kalukihan sa iyo, hindi ka walang sa iyo. Bakit? Dahil masigit na pagpapala yung ibubuo sa inyo ng Panginoon. Hindi ka walang. Napakalaga mga kapatid, na dapat pakawakan po natin at sundin po natin. Lagi po natin alalahanin yung sabi po ni Jesus, sa 10 text na huwian, ang sabi po niya, naparito ako para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Masayang buhay yung nais ng Panginoon na maranasan po natin. Masaganang buhay yung nais ng Panginoon na maranasan po natin. Pero bakit marami po mga tao na kung saan, nakakaranas po sila ng kahirapan sa kanilang mga buhay? Dahil hindi po sila sumusunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Yun yung katotohanan mga kapatid. Kailangan po natin sundin para sa ganon. Tunay nga na yung pagpapala ng Panginoon ay ibubuhos po sa Panginoon. Napakalaga po mga kapatid yung pagsunod po natin sa salita po ng ating Panginoon. So sino po dito yung nais kong pagpalain? Amen. At kung nais po yung pagpalain kayo, sumunod lang po kayo sa salita po ng ating Panginoon. Napakalaga ito mga kapatid. Salita po ng Panginoon. Kayo po natin alalahanin ang sabi po ng salita ng Panginoon. Wala tayong magagawa kapag wala yung Panginoon sa buhay natin. Kahit napakatalino ka, walang kwenta yun. Kahit napakalakas mong tao, walang kwenta po yun. Kahit mayaman ka, walang kwenta po yan. Ang higit na kailangan po natin sa buhay ay walang iba kundi ating Panginoon. Siya po yung higit na kailangan po natin. Napakalaga. Ganawa, yung bawat isa po sa atin, maunawaan po natin yung bagay nito. At lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon, I declare, you will have abundance in the name of Jesus. Na hindi na kayo magkukulan. Then yun po yung pangako po natin, Panginoon. Na pag sinunod po natin, nandun yung masagana pagpapala po niya sa atin. At ito po sa panglima po dito, sabi po niya, we must serve God. Kailangan po natin maglipod sa Panginoon. Bakit? Dahil pag titignan po natin ang Diyos po natin, napakabuti po niya sa Panginoon. Napakabuti po natin, Panginoon. Kaya dapat na natin pong paglingkuran, pasalamatan man lang ang ating Panginoon. At ito sa 1 Corinthians 10 verse 31, ang sabi po niya, do all for the glory of God. So, unahan na po niya, ang sabi po niya, kumain ka man o uminom, gawin mo lahat para sa kapurihan ng Diyos, sabi po Lord. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin po natin, dapat gawin po natin para po sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Huwag po tayong gagawa dahil lang kay Pastor. Sino po dito yung gumagawa dahil lang kay Pastor? At kapag gumagawa lang po kayo dahil po sa tao, alam niyo po, mapapagod po kayo. Kapag yung tao yung pinipis po niyo, mapapagod po kayo. Hindi kayo mag-i-enjoy. Lalo-lalo lang pag makita mo yung kapatid mo. Halimbawa, naglilinis ka. Ginagawa ko ito kasi para matuwa naman sa akin, Pastor. Pero nakita mo yung kapatid mo, nakaupo lang. Naglilinis ka sa kanya. Uy, tumulong naman kayo. Bakit? Kasi ginagawa mo yun sa tao. Pero kapag ikaw ay gumagawa sa Panginoon, alam niyo po, hindi po tayo mainis. Nag-i-enjoy po tayo. Pero kung isang member po sa church, na kung saan, minsan nagsabi ako sa meeting namin na kukuha po kami ng maglilinis sa church. Siyempre, binigyan din ng konting allowance. Kaya meron pong isang kapatid na kung saan nag-volunteer na maglinis. Alam niyo po, ayaw po niyang mabigyan ng allowance. Ayaw po niya. Sabi niya sa akin, Pastor, ginagawa ko ito para sa Panginoon at nag-i-enjoy ko. Hindi po siya humingi. Pero alam niyo po, bilang pasasalamat ko po sa kanya, pagdating po halimbawa ng Christmas, binibigyan po po siya ng damit na isang kamangyas. Bilang pasasalamat.
dahil sa kabutihan po niya na ginagawa. So naman po, gawin po natin lahat para po sa kapulihan ng ating Panginoon mga kapatid. Lahat ng ginagawa po natin para sa ganun hindi po tayo ma-burden. Lahat po ng ginagawa po natin. Huwag po natin sabihin, eh paano yung pastor yung asawa ko? Lasinggero. Paano ko siya pakituwaan ng maayos? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, gawin mo lahat para sa kanyang kapulihan. Gawin mo yung best mo, yung part mo, di ba asawa? Hindi ibig sabihin na kapag masama yung asawa mo, masama na rin yan. Gawin mo sa kanya. Kundi gawin pa rin po natin yung best po natin. Lagi po natin alalahanin. Hindi po tayo gumagawa dahil sa kanila, kundi para po sa ating Panginoon. Yung pinais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Yung pinais po niya. So ang tanong po dito, sabi po dito, ayos ba natin tumanggap na pangako ng ating Panginoon? Aba, nag-iisa mo. Ayaw tumanggap ng pangako ng Diyos. Ayaw po, kung ayos po natin tumanggap ng pangako po ng ating Panginoon, napakahalaga ng mga kapatid. Kilalanin po natin yung tunay ng Diyos sa ating buhay. Yung totoong Diyos sa ating buhay, mga kapatid. At mahalaga din po, kung ayos po natin tumanggap ng pangako ng ating Panginoon, mahalaga po yung pananampalataya po natin. Yung pagtitiwala at pagsunod po natin sa ating Panginoon. Yun po yung susi po para maranasan po natin yung masaganang biyaya sa ating mga buhay. Wala na po diba, mga kapatid? Wala na po diba? Huwag natin sabihin na matalino po tayo dahil kahit gaano ka katalino, limitado ang iyong alam. Limitado po yan. Kailangan mo pa rin ang Panginoon sa iyong buhay. At ito po sa ating conclusion, sabi po dito, God is faithful to His promises. Tapos po siya, kapatid. Hindi po siya nagsisimulan. Totoo po siya sa bawat salita na binibitawan po sa atin. At yung bawat salita po na binibitawan po sa atin ng Panginoon, ito po yung magagalak mismo sa ating buhay kung sumunod po tayo sa kanyang salita. Kung ating po sa palatayanan ang kanyang salita. Dahil sabi po, dito po sa Jeremiah chapter 20 or 32 verse 27, na sabi po niya, I am the Lord, the God of all flesh, is there anything too hard for you? Meron bang mahirap sa akin, sabi po ng Panginoon? Ito po yung tanong ng Panginoon sa akin ngayon, umaga. Meron bang mahirap sa akin? Na sabi po niya, ako ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Meron bang mahirap sa akin? Kung kaya po niyang likhain ng buong mundo, kung kaya po tayong likhain ng Panginoon, meron bang mahirap po sa inyo? Ang kapatid, lagi po natin alalahanin, walang mahirap sa ating Panginoon. Walang mahirap sa ating Panginoon. Ano man kalagayan, meron po tayo, ilapit po natin sa Panginoon. At iaayos po niya ng ating Panginoon. Dahil ang sabi po niya sa Jeremiah 33, ang sabi po niya doon, call unto me and I will answer thee. And show thee the great and mighty things that thou knowest. Na kapag ikaw ay tumawag, ang sabi po niya siya po ay tutulungan. At ipapakita po niya yung mga bagay na hindi pa po natin nalalaman, sabi po na doon. Ano po yung hindi pa po natin nalalaman? Pagtitingnan po natin lahat ng bagay, siguro nalalaman na natin. Tama po ba? Pero ang ibig sabihin po ng Panginoon, yung miracle na gagawin sa buhay po natin. Yung sinasabi po niya na ipapakita niya na hindi pa po natin nalalaman. Ibig sabihin mga kapatid, na kapag ikaw ay tumawag sa Panginoon, mag-iminagro ang Panginoon sa iyong buhay. Lagi po natin alalahanin, ang Panginoon ay handa po tayong tulungan. Ang nais lang ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng tinatawag po na pagpapakumbaba. Sino po dito yung laging nananalangin? Yan po ba? Eh, sa pastoran na lang yung laging nananalangin ha. Alam niyo po, kayo po bilang mga Kristiyano, dapat meron po tayong tinatawag po na continuous prayer. Yung patuloy na pananalangin. Alam niyo po, ito po yung sikreto para mag-enjoy po tayo sa ating buhay. Yung pananalangin. Alam niyo po, naranasan ko po ito. Nung nasa Batangas po kami, yung missionary po namin kasi doon, nalang po kami doon, at nag-farm po kami doon. Nag-alapot po kami ng mga baka, 100 na baka, 500 na baboy, ang dami po namin ano doon, nagtatanim kami ng mais, basta, ang dami po namin ginagawa. At yung oras po namin doon,
Pagdating pa lang po ng umaga, mayroon po parang tinatawag ng morning watch. May devotion policy po. Pagkatapos po ng devotion po namin alas 6, pupunta na po kami sa bukit. Magtanim o kaya magtanggal ng damo. At pagkatapos po noon, pagdating ng alas 8, breakfast po namin yon. Pagkatapos ng breakfast, balik ulit sa bukit. Alas 12, kainan ulit ang nauna, punta na naman sa bukit. Pagkatapos, pagdating po ng alas 5, mag-break na po kami. Alas 6, kakain. Alas 7, meron kaming klase hanggang alas 10 ng gabi. Nag-aaral pa po kami noon. Hanggang alas 10 ng gabi. So, pagtitignan mo yung schedule mo, mag-overdel ka. Mahirap. Kasi pagod na pagod yung katawan. Pero alam niyo po, yung naging sikreto doon kaya na-enjoy ko, yung continuous prayer. Patuloy po kung pinag-prepare lahat ang ginagawa ko. Balinong sa bahay po, ang ginagawa ko po, habang nagluluto, alam niyo po, pinag-prepare ko, pagpihin ko parang sa kanan. Lord, invest po yung kanan nito. Nawa humaba po yung buhay nito para magaling ng maayos. Tapos habang nagluluto po ako ng kanin, Lord, i-bless po yung pagkain ito. Nawa, maging kalakas ang kalusugan ng pagkakain. Habang nagluluto po ako ng ulam, pinag-pray ko po yun. Sabi ko, Lord, gawin mo nawang masarap ito para mag-enjoy yung kakain. At magiging pamangkin po ni Mrs. na makulit, pag pinapatikuan ko po yun, pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, puspusin mo nawang yung banal espiritu yung bakat ito para bumayin siya. Lahat po. At alam niyo po, kapag lahat ng bagay pinag-prepare po niyo, ma-enjoy po niyo, hindi po kayo ma-stress. Ma-enjoy po niyo, matapos niyo po lahat yung mga trabaho niyo, na kung saan, hindi po kayo ma-stress. Yun po yung sikreto po, mga kapatid. Para ma-enjoy po natin yung buhay po natin. So, mahalaga po, yung sabi ko nga kanina, manampalataya, magtiwala at sumunod po tayo sa ating Panginoon. Ito po yung susi po pag sa ganun. Tatanggap po tayo ng kanyang mga pangako. At lahat po ng sumasampalataya, nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon, I declare you will be blessed in the name of Jesus. Lahat ng sumasampalataya, nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon, I declare you will have a blessed family in Jesus' name. At lahat ng sumasampalataya, nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon, I declare, magkaroon ka ng blessed ministry in the name of Jesus. At lahat na naniniwala, nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon, I declare, you will have success in the name of Jesus. Napakalaya mga kapatid, yung mga declaration na dapat po natin pangkawakan. And if you live that declaration and you grab hold of it, ito po yung magaganap sa ating buhay. Lagi natin alalahanin ang nais ng Diyos pagpalain ang bawat isa po sa atin. Pero hanggat hindi ka sumusunod sa sinasabi ng Panginoon sa iyo, hindi mo mararanasan yung pagpapala niyo. Lagi po natin alalahanin mga kapatid, ang susi ng pagpapala ay yung pagsunod po natin sa salita ng ating Panginoon. At kapag ikaw ay tunay na sumasampalataya at nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon, tiyak ang pagpapala po ng krus ay dadaloy sa iyong buhay. At maging pagpapala ka sa lahat ng mga tao sa iyong paligid. Kunin po ang ating Panginoon. To God be the glory. Thank you. Thank you. Kapag naman kami pinagpupuri, nagpapasalamat, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Napatuloy pong nagpapaalala sa ating Panginoon. Katunay nga po, wala kami magagawa kapag wala kang ka. Salamat Lord God sa iyong mga pangako, Panginoon. Dahil pinapakita mo na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, hindi ka nagsisinungaling. Totoo nga sa iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo naman yung bawat isa na narito ngayon, Panginoon, na kung saan panghawakan po nila yung salita. Upang sa iyong Lord, tunay nga po na ito po yung maganap sa kanilang mga buhay. Dalain ko po, Panginoon, bigyan mo naman sila ng pagpapakumbaba at puso na sumunod ayon po sa iyong kalooban. Dahil naniniwala po ako, Panginoon, na ang nais mo, Lord God, ay pagpalain ang bawat isa na narito ngayon. Lord, kumilos na po. Maraming salamat, Lord, sa church nito na nag-invite kayo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo,
na pagpanahin mo, Panginoon. Patuloy na palaguin mo, Panginoon. Patuloy na i-bless mo, Lord God, sila Pastor Lord na namamahala nito. Patuloy na bigyan mo po sila ng knowledge of wisdom, feeling the Holy Spirit, Lord God. At dalangin ko po, Lord God, na ikaw, Lord God, ang magbigay ng increase sa church nito sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, at ito po kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Lord,
Salamat sapagkat nagpasahan ka ngayon, Panginoon. Ay patuloy niyo pong tinutupad ang iyong mga pangako na hindi niyo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat sa isang buong taon na naman, Panginoon, na nasumpungan namin ang aming anniversary niyo sa aming iglesia, Father God. Salamat sa katatagan ng aming iglesia. Salamat sa katatagan ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa aming pastor na nandyan lagi para sa aming Panginoon, na patuloy, Lord, na gumagabay sa inyong mga anak, Father God. Maraming maraming salamat, Panginoon.
bawat pagsapit, ng bawat umaga ay mayroong dalang pag-asa sa bawat sasapit. Sa bawat taon na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, kami po'y nagpapasalamat sapagkat hindi po namin dala ang araw, hindi po namin dala ang bawat linggo, hindi po namin dala ang bawat buwan, at dahil hindi namin dala ang bawat taon, ang lahat ng ito ay dala ninyo, Panginoon. Lord, narito ang Diyos kami. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang panibagong taon ng simbahan ng Panginoon. Lord, nangyayari pa nito, hindi dahil sa pastor, hindi dahil sa mga miyembro, hindi dahil sa mga kanilipaman. Nangyayari ito dahil sa iyong kaluluwan. Panginoon, marami-marami po salamat kapagkat binigyan kami ng pagkakataon upang pag-inuran kayo. Lord, salamat sapagkat napaglilingkuran namin kayo sa Espiritu at kahintahanan. Lord God, sa pagkakataon ito, lubos na pinadagilan na namin, nagpapasalamat po kami sa dalawang taon para ka na lumbar sa iyo ng simbahan ito. At kalinaway, Panginoon, magpatuloy kami sa tulong po ninyo, Panginoon. Kalinaway, bigyan niyo kami ng lakas, kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Bawat pasya namin ay naway magkaling sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, pagpalaan niyo ang lahat ng narito. Lahat ng mga sumusubaybay sa gawain nito, Panginoon. Pagpalaan niyo sila. Di man sila nakarating dito sa lugar namin. Lord, pagpalaan niyo sila sapagkat sa kanilang palunod ay patuloy ang Diyos na kinikilala nila kayo, Panginoon. At maging lahat ng narito ay iyong kapagpala, Panginoon. Thank you.
magpasalamat sa bawat isa at sa mga kabataan. Salamat sa inyo sapagkat ginawa ninyo yung nararapat para sa simbahan. At pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng mga magulang. Salamat sa pagtulong ninyo para mangyari ang mga bagay nito. Amen. Pwede ba natin parampakan yung ating Panginoon? Salamat. Dito ako ay natutuwa sa kanila sapagkat yung espiritu ng bawat isa, espiritu ng mga bata sa mga magulang at espiritu ng magulang sa mga bata, marunong silang makinig kung ano yung dapat pakinggan ay lumubuti ng simbahan. Ako ay nagpapasalamat ng marami sa inyo. Salamat ng marami at rinaw ay lalo tayong magsama-sama at palaguin yung simbahan ng ating Panginoon. Hindi ko ito simbahan ito ng ating Panginoon na ganyan ang tulong-tulong. Okay, so bago tayo ipagpatuloy nila yan, tawagin natin si Brother Johnny. Wala si Brother Johnny. Ayun ka na po, sin. Basta na po. Pakipanalangin po ng ating pagkain. Okay? Sige. Sa mga pangalan ng Panginoon,